Chinese ka, hindi ko kumakain ng opya. Filipino po ako. Ba't ako Filipino kumakain ng opya? Hindi po ako kumakain ba ng opya? Thank you po. Ganito ang sagot ni Alice Goo ng alukin siya ng opya sa gitna ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa mga pogo. Muling inungkat ang mga tanong kung Pilipino ba talaga si Goo, gayon din ang kanyang pagtaka sa bansa. Ipinakita pa sa kanya ang class pictures na galing sa report ng GMA Integrated News noong Hulyo tungkol sa mga nagsabing naging classmate nila ang dating alkalde. Can you please enlighten us who is in this picture? For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Gayon din sa larawang ito, nakuha raw mula sa isang Chinese newspaper noong manalo siyang mayor ng Bamban. Noong una sabi ni Goo, ang tatay daw niya ang binabati ng Chinese community dahil Chinese area ang kanyang tatay. Pero iba raw ang lumabas sa pagtatanong ng isang kongresista sa ibang marunong mag-Chinese. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Lial Goo of Bamban. Ma'am, wala pong gano'n nakalagay. Kalaunan sabi ni Goo, Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kinakongratulate po niya ako, yung tatay ko. Paulit-ulit ding tumangging sumagot si Goo sa mga tanong tungkol sa kaugnayan sa Pogo at umano'y kasosyong sangkot umano sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit? Ngayon, i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times, huwag mo kaming gaming tanga, iha. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa mga tanong ng Kamara, binigyang pamala si Goo. We will cite you in contempt. You are now detained in Kamkrami. Well, in fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center. This will be your last warning. Kaugnay naman sa dating PNP chief na ayon kay PAGCOR official Raul Villanueva ay hinihinalang nasa payroll umano ni Goo, hiling ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marville pangalanan na ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy nila. We are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila. We're not happy with what he said. Since he's under oath, they have to tell us kasi it affects the whole organization. Sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth? Saan? Saan? Saan truth? Truth saan? Kung sa paano po ako pinaalis. Duda naman ni dating senador at dating PNP chief Ping Lacson, chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo sa dating hepe ng pulisya. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP chief. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.